Sino kaya sa atin na nagalit ngayong araw na ito? Huwag na kayong magtaas ng kamay, baka marami. Pero, lalo na kung above 50 ka na, 40, hindi na dapat nagkagagalit. Bihira na lang dapat kasi hindi mabuti para sa iyo. Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin, minimize anger. Pakontiin na lang, limitahan ang mga galit-galit sa buhay. Iwasang magalit. Salamat po aming Diyos dahil maaari kaming huminto pansamantala sa mga pagkakaabala namin sa buhay at mag-isip-isip, magbulay-bulay. Dalangin namin kayo ang maging tinig na maririnig namin, liwanag namin susundan, gabay na magpapatibay sa aming paglalakbay. Turuan niyo kami, Panginoon, give us practical wisdom that we may live a life with the least anger in our hearts. Forgive us our sins, cleanse us, and now, Lord, bless us with your wisdom. Guide us. Use your servant only as your instrument. Speak to us and heal us with your words. In the name of your Son, Jesus, our teacher and healer, we pray with thanksgiving. Amen. Anger is bad for the spirit. Masama sa spirito natin yan. Because anger could lead to sin. Madalas ang galit ang kinakawian kasalanan. Kasalanan ng pananalita, kasalanan ng kilos, kasalanan ng misang karahasan. Marami. Anger is bad for the soul or the emotion. Nakakapagpataas ng ating presyon, nakakapagpalungkot. Kasi kung talaga mabait ka, tapos nagalit ka, ang kasunod na nalulungkot ka naman, bakit ka nagalit? Ngayon, kung hindi ka nalulungkot dahil nagalit ka, mas dapat ka malungkot. Dahil ibig sabihin, hindi ka mabait. Kasi kung talaga ang puso mo nasa Panginoon, pag nagagalit ka, lalo na kapag bitaw ka ng masakit na salita, parang piniping papel yung puso mo, nakaka-grieve when you do something wrong because of anger. Anger is bad for the body. Bumibilis ang palpitation ng puso, ang tibok ng dibdib, ang ating pulso. Maraming nangyayaring nakakasira sa kalusugan pag ang tao ay galit. Anger definitely harms the body. So body, soul, and spirit are all affected by anger. Well, it might be impossible to eliminate anger, but it could be minimized. Siguro naman talaga, nasa kabilang buhay ka na para mawalan ka na ng kapasidad na magalit. Pero dapat, konti na lang. Lumiliit na lang yung nagpapagalit sa atin, umiiksin na lang yung panahon na galit tayo, at kumukonti yung dahilan para tayo magalit. Now, how do we minimize anger? Siyempre, we are changed from glory to glory. We become more and more like Jesus. We become more and more God-like. Therefore, we become less and less prone to anger. Most anger is caused by what people do. Yung sinasabing offense by commission, what they commit, what they do to us, what they do around us or in our presence can make us angry. Also, most anger is caused by what people not do. Yun usually yung kinakagalit mo yung mga ginagawa ng tao. Pero yung hindi nila ginagawa na sa tingin mo dapat nilang gawin, yun naman yung ipinagtatampo. Pinaghihinanakit. Pinagdadrama. So, dalawang bagay yan. May ginawa na hindi mo gusto o may gustong mo pero hindi niya ginawa ang nagiging bunga, iba't ibang level ng galit. So, how do you minimize anger? Don't make it personal. When people do or not do things, huwag personalin ang offenses committed by people. Most of the time, it's really not you. It's them. Bakit ba siya nakasigaw? Hindi dahil dapat kang sigawan, madalas yun, kundi yung mood niya, hindi maganda. Baka may nararamdaman siyang hindi mabuti, meron siyang fears, stressed siya. Most of the time, it's really the other person. Pag lang pinersonal mo, tsaka ka lagi nagagalit. Hindi ka napansin, galit ka na. Yun naman pala, hindi ka lang nakita. O may inaalala, o may iniisip siya. Their needs, their frame of mind, their agenda, dictate people's actions. Not always a reaction to you.
Kuminsan, sobra tayong self-centered. We think the whole universe revolves around us. The people do or not do things because of us. Well, sometimes that's true, but seldom. Most of the time, with or without you, that person will be like that. People's own survival, comfort, and well-being will be their priority, not yours. The sooner you accept that reality, the less you'll become angry. Yung feelings nila ang mahalaga sa kanila, hindi yung feelings mo. At madalas naman, kung aaminin din natin, di ba, yung feelings din natin ang una natin pinapahalagahan kesa feelings ng iba. Kaya dinidikta natin how others should behave because we want to please our standards more than theirs. We dominate people. We manipulate people so that our feelings, our beliefs, our values will prevail over theirs. Ang nangyayari nga lang, dahil merong hierarchy of positions and power, yung mas may position and power, siyang nakakapanaig. Well, but only at the workplace or where he or she is powerful. But in another private space, the person is probably oppressed will now be the oppressor. Kaya kumisan yung mga maliliit na kawan sa opisina na binabatok-batok ka ng amo nila, pag uwi nila, yung asawa naman nila at mga anak binabatok-batok ka nila, sila naman yung amo. Kanya-kanya lang lugar ng teritoryo kung saan ikaw ang makapangyarihan. But it's really very true of human behavior. Kahit sila ay iyong kapatid, o asawa, o anak, o kaibigan, o nanay mo pa, human nature will make them prioritize their feelings over yours. Tingnan ninyo itong nanay na yun, dalawang nanay na ito, sa kanilang Hunger Games. 2 Kings 6, 26-29. One day, as the king of Israel was walking along the top of the city wall, a woman shouted to him, "Please, your majesty, help me." "Let the Lord help you," the king said. "Do you think I have grain or wine to give you?" Kasi merong famine, merong sobrang taggutom. Then he asked, "What's the matter anyway?" The woman answered, "Another woman and I were so hungry that we agreed to eat our sons. May echo. Hindi nila kakainin ng kabayo, ang baka, ang mga anak nila. She said, "If we ate my son one day, we could eat hers the next day. So yesterday, we cooked my son and ate him. But today, when I went to her house to eat her son, she had hidden him." Kita nyo, extreme hunger has made mothers who are life givers as cannibals, eating their own sons. I don't know how you will teach this at Sunday school. Hindi ko yata malaman kung paano ituturo ito. Pero ang point, kinain nila yung anak nila. Bakit? Nung nagugutom na sila, na ikamamatay na ng katawan nila yung gutom, ang kumandar, survival instincts. Tingnan ninyo, nung nabusog na yung isang nanay, kinabukasan tumino, itinago na yung anak niya. Kasi tumino na eh. Gutom lang pala. At alam nyo, maraming tao nababaliw yung paggutom. Kaya pagka sa mga restaurant, yung talagang gutom na yung customer, bilisan mo service, talagang baka sabukain ka niya pag matagal. Pero pag nabusog na siya, sabi niya, "Sorry kanina, iha ha, nabigla lang ako." Pero kanina, gusto ka na niyang kainin. Ang tao na iiba. We are affected, no? By many things. People's behavior can be so powerfully affected, distorted, dictated. By many things, one of them, the liver. Did you know that the center of a person's emotion is the liver, not the heart? Naging symbol lang yung heart kasi parang sinisikip yung dibdib mo pagka nagagalit ka, may nararamdaman kang luwag pagka masaya ka. Pero ang totoo, it is the liver that controls your emotions more than the heart. Kaya pag ang tao magagalitin, sabi mo, may sakit ka sa atayan, no? Baka mapagkamala kanyang propeta. Kasi sabi niya, oo nga, ba't mo nalaman? Eh kasi masyado kang emosyonal. Masyado kang magagalitin, masyado kang mabilis magtampo.
usually may sakit sa atay. People's behavior could be so powerfully affected by testosterone, sexual drive. Kaya yung mga rapist, matapos gawin yung pinaka masama nilang pwedeng gawin, mamaya, iiwan ka rin niya dahil tapos na yung appetite niya. Naiba na yung body chemistry niya. It's all about chemistry. People's behavior could be so powerfully affected by blood chemistry, like mood, strength. Pag marami siyang adrenaline, kaya niya magbuhat ng refrigerator mag-isa, lalo may sunog. Pero subukan mo, on a fair day, tatlong tao hirap. Naiiba ka eh. Dahil yung nararamdaman mo, may threat. You are affected by brain electrical activity. Kaya may mga tinatawag na temporary insanity. And of course, you are so powerfully affected by internal and external forces, even the tides. Kaya may mga taong iba ang mood pag lusawang buwan. Meron naman lumilipad pag buo ang buwan. Iba-iba. Kanya-kanya. But we are affected by the environment. So, hunger also can affect people. Alam niyo kung bakit halimbawa yung mga senior citizens, iba ang pila sa mga fast foods. Akala nyo dahil lang matanda, akala mo naman kung sino na dapat maunang iserve. Kasi maraming matanda, diabetic. Masamang magutom. Ikamamatay pagka nag-hypoglycemia, bumaba masyado yung sugar. No? So kailangan pagbigyan mo, madaliin mo na yon. And people are changed by survival instincts. We have heard many stories of cannibalism, of both people escaping repressive regimes and many people riding on rickety boats. Tapos mawawalan sila ng gasolina o makina sa gitna ng dagat. Magkakadagutom-gutom na sila doon. Namimili na sila kung sinong una nilang kakainin. You could be the next sashimi. Pagka nagugutom ang mga tao at walang personalan. Diba? People could be very powerfully affected by their genes, by their nature. May likas ang tao. Bata pa lang, kita mo na. Ang mabuti lamang, pag kumikilala sa Panginoon at nagsasubmit sa power ng Panginoon, nababawas-bawasan, umaamo-amo. Pero subukan mong sobrang kantiin ang pride, ang dignity, ang emosyon, lalabas din yung nature. Tasan mo, ganyan ba Kristiyano? Eh, ginalit mo ako eh. Ganun. Kasi mabait lagi pag hindi galit. Subukan mo galitin si sister. Psalm 103, verses 30 and 14, God knows we are made of dust. Love you ng Diyos. Alam niyo kung bakit mapagpatawad ang Diyos? Because He knows how we are made. People do not always mean what they say. Sometimes you get angry because of what people say. But people don't always mean the words that come out of their mouths. Minsan, nabibigla lang. O kaya, dala ng galit o pride kung ano-anong pinagsasabi. O may audience, may nanonood, nagpapasikat lang siya, pero kung kayong dalawa lang nag-uusap, hindi naman yun ang sasabihin niya eh. O may mga insecurities o fears, mga takot. And because of that, they become overly defensive, which could become, they become so overly defensive, which could become offensive. There's a very thin line between defense and offense. At pag ang tao threatened, hindi siya secure, madali siya magalit. Kaya yung mga hindi secure about themselves, about how much they are loved, selosa. Pero kung secure na secure, less ang pagiging seloso o selosa. People are always able to say, are not always able to say what they mean. That's what we mean. Hindi laging kaya ng tao na ipahayag kung anong tunay niyang darama. Hindi lang eloquent. So yung narinig mo, hindi naman pala talagang ganun-ganun yung gustong sabihin. Hindi lang magaling magsalita. Limited ang vocabulary. O hindi magaling mag-present ng mga ideas. So bibigyan mo yun ng pwesto sa puso mo bago ka magalit. People are not always able to do what they intend to do. Hindi ko mo napabayaan ka, ibig sabihin,
pinabayaan ka. Sabi mo, lagi mo ako pinapabayaan. Hindi kita pinabayaan kahit kailanman. Kaya lang, napabayaan kita. Yung mga ganun eh. Bakit mo ko tinapakan? Hindi kita tinapakan. Natapakan kita. Di ba magkaiba yun? So, hindi ko mo nagawa, sinasadya. At kung mo may sinasadyang gustong gawin, eh hindi naman laging nagagawa. Kasi nagkakamali. Nagmimintis, lumilihis ang tao. People do not always intend what they end up doing. Hindi lahat ng nagagawa, eh yun naman talaga ang balak gawin. Minsan kaya mga napatay, hindi ka magbalak patayin. Eh pinrovoke mo, napatay ka tuloy. Kaya kahit sa court of law, iba yung premeditated murder, iba yung homicide, iba yung self-defense, kasi magkakaiba ang pinagbumulan. Si Paul, iisipin natin, itong Paul na to, model na to ng pagiging maka-Diyos, etc., etc. Pero anong sabi niya sa Romans 7:15-20? I don't understand why I act the way I do. I don't do what I know is right. I do the things I hate. I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Instead of doing what I know is right, I do wrong. And so if I don't do what I know is right, I am no longer the one doing these evil things. The sin that lives in me is what does them. Yan ang explanation ni Paul. Kasi alam ko yung tama, alam ko yung mali. Gusto kong gawin yung tama, pero ang nagagawa ko pa rin ay mali. So, ibig sabihin, merong maling nakatira sa akin. At paminsan-minsan, o madalas pa nga, yun ang nakakapanaig. Kaya ang mahalaga sa atin, mahalin natin yung tamang nakatira doon sa tao, at ang kamuhian lang natin yung maling nakatira sa kanya, pero hindi siya. That's why Jesus loves the sinner while he hates sin. Kaya napaghihiwalay. Kapag may taong bumibigo sa'yo, gumagalit sa'yo, ihiwalay mo yung mali niyang ginagawa dun sa kanyang tama at makadiyos sa pagkatao na napapanaigan kong minsan nung evil nature, nung sinful nature. Pag napaghiwalay mo yun, dadali sa'yo na huwag masyado magalit. Kung kilala mo mga ninuno ng asawa mo, may ninuno siyang mabait, pagka ang bait-bait niya, ay, ito yung jeans ng lola niya. Pag bigla siya naging bayulente, ito yung jeans ng isang lolo umaandar. Kasi maraming jeans na nakatira sa atin. Ilan ang kamag-anak niyo, ilan ang lolo at lola niyo, pag binalik niyo kay Eva at Adan, di ba ang dami nun? So, paminsan-minsan, nananaig si ganun. Kaya kuminsan, kahit magkakapatid, magkakaiba na ugali. Kasi ang daming pwedeng pagkunan sa genetic pool. Kaya dapat maunawain ka. Can a leopard change its spots? Can an Ethiopian change his skin? Sabi sa Bible, the obvious answer is no. Dapat matuto tayong tumanggap ng likas at natural sa ating kapwa. Asahan natin na sa tulong ng Panginoon, yung mga rough edges ay maging smooth, yung mga pangit na ugali ay ma-minimize, pero it is unrealistic to expect sainthood from humans. We can only be saints once in a while with a whiff of the wind, with a twinkling of an eye. Then suddenly, that nature that Paul talks about as his sinful nature can prevail. At pag mag-aasawa kayo, yayakapin nyo, tatanggapin, mamahalin the two natures. Kasi hindi naman pwedeng paghiwalayin yun eh. Hindi pwedeng hatiin ang tao. So, laging pag may nagpapakounsel sa atin, kung handa ka na ba magpakasal? Opo, handang-handa. Nakita mo na ba ang kagandahang loob niya? Opo, kaya nga love ko siya. Nakita mo na ba yung pangit na ugali niyan? Nakita mo na ba kung paano yung magalit? Nakita mo na ba kung paano magbihip pag gutom na gutom? O feeling niya na agrabyado siya? Nakita mo na ba ang pinakamasagong ugali niyan? Parang hindi pa po. Eh, hindi ka pa handa magpakasal. Kabyak lang niya yung papakasalan mo, yung maganda mo nakita. Eh, yung pangit, kasama yon.
Pero 3 years na po kaming mag-BF, hindi ko po nakita yon. Eh, baka 7 years bago lumabas. Malay mo. Kaya mga iba, down the road, doon nawawala ng gana eh. Kasi doon palang lumabas. Yung iba naman, down the road, doon palang ginanahan sobra, dahil doon lumabas yung maganda ko gali. Pero pag magpapakasal ka sa tao, buong-buo mo tatanggapin. Kung hindi ka willing, huwag kang magpakasal. So how do you minimize anger? Don't expect too much from people. People are people. People are human. They are folded and hung. They are fossils. Ang mga tao para mga brands. From the beginning, early on, as soon as possible, accept the human nature is corrupted. That it is selfish and could be unkind. Alam nyo, sa mga nagmamahalan, ang pinaka-rude awakening ay ma-realize mong unkind sa'yo yung minahal mo. Pero mangyayari at mangyayari. Kasi hindi ka naman nagpakasal sa anghel eh. Nagpakasal ka sa tao. Genesis 6:5, the Lord saw how bad the people on earth were and that everything they thought and planned was evil. Nakita na yun ang Diyos. So yung human na yun, pwede mo maging father or mother. Hindi naman, hindi mo kamo magulang, mabait sa anak. Pwede mong brother or sister yan. Or son or daughter. Sarili mong anak, pwedeng hindi maging mabuti sa iyo eh. Pwede yan yung friend mo, neighbor, schoolmate or workmate, subordinate or superior, people you meet and coexist with every day. Anybody, everybody is human. Mas maaga mong matanggap, mas luluwag sa dibdib. When that sad truth emerges, remember what the Bible says about human nature, that God sees that all they think of is doing evil. Then understand people and forgive. Mga kapatid, yan ang pinakamalalim na balon na pwede mong paghanguan ng pagpapatawad. Yung ma-realize mo na ang tao ay tao. That we are made of dust. John 8:32, truth will set you free. And when you have a truthful grasp of the human nature, you will be free from too much expectation. Therefore, you will be free from too much frustration and you will be free from too much capacity to be angry. Magiging maunawain ka. Truth sets free. Truth sets you free. And others free also from your unrealistic expectations. Kaya ka lang naman nagagalit yung expectation mo unmet. So minimize your anger. Don't give too much if all you expect is appreciation. Kung magbibigay din lang kayo, ang inaasahan nyo pala ay papuri, pasalamat, pagtanaw ng utang na loob, eh huwag na lang kayo masyado magbigay kasi mabibigo kayo. If all you expect is gratitude, remembrance, payback, profit, or gain, or even love, your expectation could be the cause of your pain because people are generally ungrateful. Luke 17:17, the Lord healed 10 people who were lepers. Only one returned to thank Him. Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? If you're going to base your statistics on this verse, it means 90% of people are ungrateful. Hindi lahat ng pinaaral mong pamangkin, maaalala ka. Hindi lahat ng tinulungan mo, maaalala ka. Hindi lahat ng pinautang mo, magbabayad. 10% lang ang grateful, according to this, kung gagamitin mong basihan. Check your life. Sabi niyo, oo nga, totoo ba to or not? Ngayon ang tanong, kayo ba'y kasama doon sa 10 o sa 90? Baka naman ang galing-galing natin mag-isip ng mga ungrateful, yung pala tayo rin. Huwag kang masyado magpakamartir kung magtatanim ka lang dahil umaasa ka nga ani. Totoo. Sabi sa Bible, lahat ng nagtatin may umaani. Pero, magtira ka sa sarili mo. Kaya marami kang itinatanim na buto kasi hindi lahat ng buto tumutubo.
kaya din nadamihan mo yun. Kaya maliliit na isda, sama-samang lumangoy, kasi pag kinagat sila ng mga pating, kinain sila ng mga kung ano-ano, sa dami nila, busog na yung kumakain, hindi pa siya, titigil na, may matitira. Pero merong makakain. Huwag todo bigay. Para kung hindi ka ma-appreciate, hindi ka mamahal, hindi ka masuklian o magawa ng mabuti, eh hindi sasama ang loob mo. So meron kang mahal na mahal ngayon, bigay todo mo, pati savings mo. Eh pag hindi ka minahal niyan, okay lang ba sa'yo? O siyempre hindi. Di kong bibigay lahat, hindi pala okay eh. Dahil malamang, di niya ibabalik. Marami na tayong nakilalang kawawa mga paraluman, nakipag-joint account pa sa mga nobyo. Tapos tinakbuhan, dala ang passbook. Iiyak-iyak. Ano yung kalungkot mo iya? Yung passbook mo o yung kalungkutan? Pareho po. Kawawa ka naman. Kaya nakikijoint ako sa mga nobyo-nobyo hanggang hindi kayo kasal. Kasal na nga, nadedengoy ka pa kumisan eh. Diba? Ngayon, kung willing ka naman maging martir, hindi ka sasama ang loob, sige, bigay mo lahat. Pero kung umaasa ka ng sukle, kapalit, eh huwag may bigay lahat kasi paano ka nabigo ka? Magtira. Totoo, pag may itinatanim, may aanihin. Pero ang ani mo ay hindi laging galing dun sa punong itinanim mo. Kumisan, tanim ka ng tanim dito, yung pala sa iba kaaani itong kapinibigyan ng Diyos. Marami sa punong itinatanim mo, hindi mo mumunga ayon sa inaasahan mo. Madala sa ibang puno ka aani. Kaya ang mahalaga rin naman, mga kapatid, dapat payagan yung may umani sa inyo kahit yung mga tao hindi sa inyo nagtanim. Kasi aani rin kayo sa tao hindi nyo taniman. Ang suma total niyan, nagtanim ka, aani ka, pero huwag mo laging asahan na yung specific tinaniman mo na doon kaani. Madalas hindi yun ang katotohanan. Pero kung gusto mo maging bayani o martir, be prepared to be ignored or forgotten, kahit walang thank you, sige, bigay mo ang todo. Kailangan lang alam mo kung ano pinapasok mo para hindi ka nagsisisi o naninisi pagkatapos. O ang dami-dami ba o nagbabae, nagtiwala sa nobyo, ibinigay ang lahat-lahat. Hindi pa nagyagera ay nakasuko na ang bataan. Pagkatapos tinakbuhan, iiyak-iyak. Eh kasi nagtiwala ka. Alam niyo ba na yung nagtitiwala lang ang nadedenggoy? At ang pinagtitiwalaan niyo lang ang pwedeng manloko sa inyo. Kasi yung hindi niyo pinagtitiwalaan, walang chance. Therefore, ang pinagtitiwalaan niyo ang mga number one sa suspects niyo na maloloko sa inyo. Kasi yung hindi niyo pinagtitiwalaan, paano kayo maloloko nun? Wala silang chance. Kaya huwag kang masaktan. Kung ibigay mo ng todo na walang hinihingi kapalit. Pero kung inaantay mo yung kapalit, huwag mo ibigay lahat para hindi ka sobrang lugi. Para, remember ha, itong mga sinasabi ko mga kapalit para sa giver, hindi sa recipient. Kung recipient ka, dapat may kitain sa'yo yung nagtanim sa'yo. Pinagtiwalaan ka, dapat yung maging trustworthy ka. Minahal ka, mahalin mo rin. Pero ang kausap ko ngayon yung nagmamahal. Anger. Consider your giving to people a form of payback to God. Matthew 25:45, whenever you fail to help any of my people, no matter how unimportant they seemed, you failed to do it for me. So Jesus says the reverse also, whatever you do to people, you do to me. So pag nagbibigay ka sa mga tao, ang isipin mo na lang, nagsusukli-sukli ka sa kabutihan ng Diyos. Therefore, dahil ikaw yung nagsusukli, dahil nauna ka nang nabigyan ng Diyos, hindi ka na nag-iintay na mabalikan ka pa't mabayaran dahil ikaw nga itong nagsukli. And it is so sweet if, despite you not expecting something in return, people are gracious and are generous and are grateful and give you something back, pabalik-balik yung giving. Pwede ka magpasalamat talaga. Pero kung hindi ka man balikan at bigyan, ituring mong nagsukli ka sa Diyos. Tapos na, amanos. Consider na hindi ka nagbibigay, kundi nagbabayad. O nagsusukli. So you see, your attitude will prepare you to be angry or will prepare you not
to be angry. And it all boils down to expectation, to reasons why you do things. How do you minimize anger? Remember your own shortcomings and need for understanding and forgiveness. Today, you understand and forgive. Tomorrow, you get understood and get forgiven. Today, you don't understand and don't forgive. Tomorrow, you don't get understood and don't get forgiven. Matthew 6, 14 to 15, sabi ng Panginoong Jesus, if you forgive others for the wrongs they do to you, your Father in heaven will forgive you. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your sins. So, pag may pinatawad kang tao, either nagbayad ka na sa pagpapatawad sa iyo ng Diyos, o meron ka advance payment para mapatawad ka sa panahon na ikaw naman ang mangangailangan ng patawad. So, ang sarap ng patawad ka ng patawad, dahil meron ka ngayong advances, ikaw yung nag-advance. Kung kailanganin mo ng patawad, ayun na. Kasi may deposit ka, di may withdrawal. Wala kang deposit, paano ka mag-withdraw? So magpatawad. Magpatawad ka dahil kayo mabait at maka-Diyos, at kung hindi naman, magpatawad ka dahil lang matalino ka at marunong ka mag-compute. Dahil alam mo na ikaw din mangangailangan ng patawad. Don't burn the bridge over which you too must pass. So don't get angry. Or if you must, at least don't get very angry. And if you would get very angry, at least don't get very angry for long. Anger is bad for you and for others. James 1:20, if you are angry, you cannot do any of the good things that God wants done. May sagabal, hindi ka magagawa, makakagawa ng mga ipinagagawa sa'yo ng Diyos, paggalit ka. Sagabal yan. So do not be angry for long. Entertain it, you're human, nagalit ka, pero palipasin mo. At alam nyo, napapansin nyo ba mga kapatid, yung mabilis magalit, ang bilis ding makalimot ng galit. Yung expressive, yung sumasabog, may mga sikaw-sikaw pa dyan, mamaya yun yung inaabutan ka na ng halo-halo. Pero ang delikado, ang mapanganib, yung nagtatanim ng sama ng loob na hindi kumikibo. Yung naghihinanakit ng tahimik, nag-iipon. Sipin mo, mag-iipon ka ng lason sa puso mo because anger, each anger is like a drop of acid. And where do you keep it? In your heart. So, sinong unang casualty ng anger mong itinatago, kinikim-kim, sinasarili? Ikaw. Biruin mo meron kang sama ng loob. Nasaan yung sama? Nasa loob. Lugi ka. Physical nga na sama ng loob, inilalabas agad eh. Diba? Kasi mahirap na may sama ng loob. E paano kung emotional, spiritual? It eats you up. It consumes you. It distorts your reason. It makes you bad. Kung hindi man sa behavior, bad mag-isip. So, sino ang mas mababutihing pamagalit? Yung sumasabog na lang kesa yung ngingiti-ngiti, tatahi-tahimik. They are like innocent flower, but they are the serpent under the flower. Kung tayo, mga kapatid, mahilig sumama ang loob, maghinanakit, magkim-kim, magtanim, baguhin natin yon. Because you cannot do godly work if there's anger in your heart. And it is bad for your health. Ephesians 4:26, don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. Kung kailangan nyo i-visualize, maglagay ng maliit na trash bin, a trash bag, a trash can sa tabi ng kama nyo, pag mahiga na kayo nyo, lahat ng anger ko, lagay nyo doon. Ngayon, pagising nyo sa umaga, huwag nyo ng dampotin ulit. Hayaan nyo na, itapo na ang basura. Masamang natutulog na masama loob, binabangungot. Kung namatay ka na kasi mangot ka, kasi masama ang loob mo. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob. Maraming ganun eh, matatampuhin. Kala mo ang bait-bait, yung pala may galit sa puso.
Yun ang hypocrisy. Dapat alisin. Sa ikabubuti natin, ikabubuti ng ating kapwa at sa ikagaganda ng relasyon natin sa Diyos. Panginoong Diyos, turuan niyo po kami na suriin ang aming mga galit. Na kung magagalit kami, dahil hindi maiwasan, huwag na magtagal. At matuturin kaming mag-restore ng mga relationships. Higit dyan, Panginoon, turuan niyo kaming huwag manggalit ng kapwa. Huwag maging katisuran na kami ang dahilan kaya sila nagagalit. Make us sensitive to the feelings of others, especially people to whom we have duties to perform. Sa mga taong may pananagutan kami dahil sa relasyon, turuan niyo huwag namin silang galitin sa pamamagitan ng pagiging tapat sa aming pakikitungo sa kanila. Suriin niyo kami, Lord. Patawarin niyo kami kung kami ay madalas makalimot at magalit. At ipaalala niyo ang mga bagay na ito at sariwain niyo sa amin parati para matukso man kami magalit. Makadapo man ang galit sa aming mga sanga ay hindi ito magtagal at magpugad doon, kundi agad-agad naming itaboy dahil hindi mabuti sa amin, hindi mabuti sa kapwa, at ayaw niyo na pamugaran kami ng galit. Teach us, Lord. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan at nawa lahat tayo, we will emerge from this gathering enlightened, strengthened, empowered not to be angry as often and as long. Dear Lord, help your people. Teach us to receive your grace of forgiveness and the spirit of forgiving.